Mukhang aalisin na nga ng Grizzlies team mga idol itong si Dillon Brooks matapos nga ng palitang ito. Pero bago yan mga idol, ito muna nga ang naging payag ni Stephen Curry patungkol nga sa kanyang teammate na si Jordan Poole na sobrang nag-i-struggle nga sa series nila laban sa Sacramento Kings. Well mga idol, si Jordan Poole nga ngayon sa talo na itong Golden State Warriors ay meron lamang 7 points and 2 out of 11 sa kanyang shooting 18% lamang yan. And all throughout the series nga ay damang-dama ang pag-i-struggle neto ni Jordan Poole mga idol, talagang hindi nga makatulong sa Warriors. Pero itong si Stephen Curry may magandang mensahe nga sa kanya. Sabi niya, kailangan nga daw siya ng Golden State Warriors pagpapatungkol kay JP. Kayang-kaya niya naman daw tumulong sa kanilang team at naipakita at napatunayan na daw ito last season nang sila'y magkampiyon. Naipakita na nga daw niya ang kanyang abilidad to impact games at ang pinaka-importante daw sa kanila lahat ngayon ay ang next play mentality. Meaning lang niyan mga idol ay kinakalimutan agad yung play na nagawa sa isang possession. Meaning kapag nagka-turnover ka, hayaan mo na lang yan, kalimutan mo na yan. Ayusin mo na lang sa next play natin. Ganyan ang pagpapatungkol ni Steph Curry sa next play mentality mga idol. At ganyan daw dapat ang mentality ng lahat ng Warriors player. Hindi lamang sa regular season, kundi sa buong playoffs at sa series nila. Importante daw yan ayon kay Steph Curry. Banggit niya pa na I have nothing but confidence kay Jordan Poole at sa kanyang kakayanan na gawin yon. Lahat daw sila ay nagdaan na sa pinagdadaanan ni Jordan Poole ngayon. Growing pains nga daw sa playoff experience. So yan nga mga idol ang parang pag-encourage ni Stephen Curry sa kanyang struggling teammate na talaga namang nababash ng Warriors fans mga idol dahil napakalaki pa naman ng bayad kay Jordan Poole tapos hindi makapag-perform. Pero I think the reason of his struggle mga idol ay nang dahil nga sa kanyang ankle injury. Simula game 1 pa lang mga idol ay nabalita na meron nga daw ankle injury itong si JP at hindi pa siya 100%. So baka yan na mga idol ang rason kung bakit sobrang struggle ni Jordan Poole sa series na ito. At ngayon ay pag-usapan na natin ang posibleng pag-alis ni Dillon Brooks sa team ng Memphis Grizzlies. Balita ng ESPN reporter na si Tim McMahon mga idol, sinabi niya dito they have tried to move on from Dillon Brooks already. Hindi niya nga daw alam kung itong si Dillon Brooks ay nasa team pa ng Grizzlies matapos ng series na ito laban sa team ng Lakers. Yan ang update sa kanya mga idol, sinubukan na pala siyang i-trade ng Memphis Grizzlies siguro nung regular season pero mukhang ang walang kumakagat sa package para nga dito kay Brooks kaya nasa team pa rin siya. And ngayon mga idol, unrestricted free agent itong si Dillon Brooks, so ibig sabihin lang niyan makakapag-decide siya kung saan niya gusto pumunta. Pwede pa naman siyang bumalik dito sa Memphis Grizzlies. Ang tanong ay gusto pa ba siya ng Memphis Grizzlies? Yan ay kung o-offerin nga siya ng kontrata. Pero balita dito sana ng ESPN reporter na sinubukan na nga daw nilang i-trade itong si Dillon Brooks. So it means hindi na sila interesado dito. Well, matapos ba naman ang kanyang napakalupit na performance na 10.5 points per game, 3 rebounds per game, 1.8 assists per game laban nga sa team ng Lakers this playoffs, sa grabing 30% na shooting sa field, 21% lamang sa mga 3-pointers and then 71% sa free throw, ay maintindihan natin mga idol kung bakit parang ayaw na ng team ng Memphis Grizzlies dito nga kay Dillon Brooks. Matapos nga ng kanyang mga promising games, series, netong mga nakaraang taon para sa Grizzlies ay ngayong taon ay parabang nakalimutan niya na maglaro ng basketball dahil talaga namang bumaba ang ganyang statistics production para nga sa team ng Memphis. So let's see mga idol kung sa off-season ba ay malilipat na ng team itong si Dillon Brooks at magmumove na siya sa kanyang team na Grizzlies.